Magandang araw, ako si Teacher Lala at pag-aralan natin ngayon ang asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao, pang-anim na linggo sa inyong module, ikatlong markahan. Sa nakaraang aralin ay iyong natutunan kung paano maging masinop sa lahat ng bagay na ating ginagamit sa loob at labas ng ating bahay. Ngayon naman ay ating pag-aralan ang tungkol sa pagpapakita ng pagmamahal sa kaayusan at kalinisan. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutukoy mo ang iba't ibang programa ng pamayanan na makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan at bansa. Inaasahang ikaw ay makatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa lahat ng oras. Tignan ang mga larawan. Ano sa palagay mo ang kanilang ginagawa? Ginagawa mo din ba ang mga gawaing pinakikita sa larawan? Ang batang tumutulong upang maging malinis at maayos ang ating pamayanan ay totoong pag-asa ng ating bayan. Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang responsibilidad upang panatilihin ang kalinisan at kaayusan sa ating pamayanan. At kahit na ikaw ay bata pa, marami kang magagawa at maitutulong upang makamit natin ang mga layuning ito. Pero bakit nga ba natin kailangan ang maayos at malinis na pamayanan? Masdan ang dalawang larawan, may pagkakaiba ba sila? Tukuyin ang pagkakaiba ng larawan A sa larawan B. Tama ka, may pagkakaiba nga ang dalawang larawan. Sa iyong palagay, aling larawan ang nagpapakita ng kalinisan at kaayusan? Tama, ang larawang B. Ano kaya ang magiging itsura ng ating mundo kung walang nagpapanatili ng kalinisan at kaayusan nito? Hindi maganda, diba? Mahalaga ang kalinisan at kaayusan sa ating pamayanan dahil una, magiging mas maganda at kaaya-ayang tingnan ang ating paligid. May iwasan ang pagkakasakit ng mga tao. Mas magiging ligtas ang ating lugar, ang mga tao at hayop. Mapapanatili ang disiplina ng mga tao. O diba, pinanatili natin ang kalinisan para sa ikabubuti nating lahat. Mas magiging maganda ang ating mundo kung lahat tayo ay nagtutulungan sa paglilinis at pag-aayos nito. At ang lahat ng ito ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa sa atin. Basahin at unawain ang diyalogo. Masabado ng umaga, nagdidilig ng halaman si Ryan sa kanilang bakuran nang dumating si Rodel sa kanilang bahay. Ganyan ka rin ba sa inyong bahay? Isang magandang pag-uugali ang pagtulong sa paglilinis at pag-aayos ng iyong bahay. Ang pagtulong kina nanay at tatay sa mga gawaing bahay ay talagang napakahalaga at siguradong ikasasayan nila. Ngunit huwag mo rin kalimutan na ikaw ay mayroong responsibilidad na tumulong sa paglilinis at pagsasaayos ng inyong pook at pamayanan. Siguradong maraming programa ang inyong barangay at lungsod. Alam mo ba kung ano-ano ang mga ito? Sa tulong ng iyong magulang o tagagabay, piliin ang mga programang ipinatutupad sa inyong barangay o lungsod. Isulat sa inyong sagutang papel. Magaling! Dahil sa mga programang ito, mas nagiging madali ang pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa inyong lugar. Ngunit hindi ito magiging posible kung hindi magtutulungan ang bawat tao na nakatira dito. Kailangan ng iyong aktibong pakikibahagi sa mga programang ito. Dapat mong gawin ang lahat ng iyong makakaya upang magkaroon din ng kaayusan at kalinisan sa inyong mga sariling bahay at bakuran. Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng mga gawain na makakapagpanatili ng kalinisan at kaayusan sa pamayanan. At mali kung hindi, isulat ang tamang sagot sa inyong sagutang papel. Sa inyong sagutang papel, iguhit ang masayang mukha kung ang diyalogo sa ibaba ay nagsasaad ng pagiging malinis at maayos sa kapaligiran. Malungkot na mukha naman kung hindi. Iguhit ang hugis na iyong kamay sa iyong sagutang papel. Sa loob ng ginuhit mong kamay, isulat ang iyong pangako na ikaw ay tutulong sa paglilinis at pag-aayos ng inyong bahay at pamayanan.
piliin ang tamang salita na nasa loob ng kahon upang mapuo ang pangungusap. Nawa ay inyong naunawaan ang aralin ngayong araw, ang pagpapakita ng pagmamahal sa kaayusan at kalinisan.